Ito po yung daan papuntang Alexa. Yung gilid niyan, ano, Block 12. Lubak-lubak siya ngayon. Block 12 to, tsaka Block 13. Ito yung mataas na daan. Kaya hindi ma-turn over yung Block 13 dahil mataas yung kalsada. Puntan natin yun mamaya. Tignan natin kung anong development sa ano, Alexa. Guys, nandito na naman tayo. Ikot-ikot na naman tayo. Ngayon, pupunta tayo sa area ni Alexa. Kung ano yung development. Yung mga gamit na sila dito. Balita ko pa nga pala, ano, naglalagay na sila ng mga ano, linya ng ano, drainage. Pala yung mataas na part sa ano, likod ng Block 13, no? Kaya pala hindi na turn over itong mga bahay na to kasi ang tataas ng daan. Try nating pumunta dun kung walang sisita sa atin. So, kita mo mas malapit na sa bubong yung ano, ayun po ang papansin nyo, ito yung pinaka-frame ng bahay ng Alexa. Pinintuhin lang nila yan, tapos hintayin nila ito yun, tapos tatayo na nila. Tawag ata doon precast design sa mga bahay na pang ano lang, walang second floor, matibay daw sa earthquake. Sabi ah, matibay. Sabi lang. Tsaka may mga nakausap pala ako dito, no? Foreman. Sabi, stop muna yung construction ng phase 2. I-priority daw nila tong kay Alexa. Yung sabi. Pero yung nakausap ko, senior na dito na foreman. Hindi lang yung mga baguhang foreman ang nakausap ko. Ayan, ganyan ang tsura ng ano, precast. Makapal siya. Parang 10 yung size niya. Puro yan, buhos yan. Yun, may mga ginagawa na sila doon. So, tama yung sinasabi ko sa inyo, naglalagay na sila ng mga ano, tubo na malaki para sa drainage. Yun din yung sabi ng foreman na nakausap ko, naglalatag na sila ng drainage. Umulan kanina kaya walang pa nag-stop sila. Tsaka Saturday ngayon, wala silang gawa. Ito
nagpatag na rin sila ng lupa. By December may nakikita na kayo dito ano, nakatayo. Punta tayo sa Bantaon habang walang bantay, habang walang foreman or kung sino namang sisita sa atin. Ang lalaki ng semento, parang 6 ata to ang size. Ayun guys, ito pala ang sabi rin sa akin ng isang foreman na ito yung magiging tatayuan ng model house ng Alexa. Mapapansin mo si Dita doon. Pinapatag na rin nila yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Naglatag na sila ng ano. Naglatag na sila ng sa drainage. Nakikita nyo yung napapatag na sila, bilis na lang to guys, less than a month may itatayo na sila dito ano? Ba yun pala yung video ko sa inyo na tangin ng tubig eh no? Halos patag na lahat guys, so tingnan nyo, saglit na lang yan, konting tiis na lang. Team Alexa, baka sa susunod na balik natin nakatayo na yung model house ni Alexa. Ayan, dyan siya itatayo. Tataka lang ako bakit walang gumagawa, or dahil Sabado ngayon, or half day lang sila siguro. Sa 18. Ayan, kompleto na yung ano, poste ng Meralco. Sana naman, baka naman. Pero kanina pala guys, naglakad-lalakad ako. Sabi nung isang ano, tagaayos sa Meralco. Second week or third week ng ano daw ng December. Hopefully matapos na. Kasi target daw nila December. Ayan, may target naman sila. Kasi yung unang target nila hindi nasunod dahil sa bagyo. November yung target nilang ma-energize itong buong phase 1. Hanggang doon sa phase 18. Kanina naglalagay sila ng poste sa may base 11, tapos na rin sila. Kaya
sigaw na kayo dyan mga team phase 1, baka magkaroon na rin tayo ng kuryente. Okay guys, yun lang, bye bye.